At si Dudots naman ay nagmemeryenda ng pasingaw. Patingin nga, Dudot. Ayan. Napakasarap na pasingaw. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Bali, nandito na naman kami ni Bossing sa Palayan. At si Bossing lang po ay nagpunta sa tindahan ng pataba dahil bumibili po siya. At magsasabog po siya ng pataba dito sa Palayan. Kaya hintay na lang po natin si Bossing. At ayan, dumating na po si Bossing. Bumili na po ng pataba. Anong, magkano yan, Bossing? Ang bili mo. Ha? 1,070. Tapos ay yung isa ay 170. Aling isa? 60. Ay yung urea, isa ka ko lang sasabog yun. Ah. Dalawa na binili ko. Bayad na? Oo, oh, para pinayad ko. At ito po yung binili ni Bossing na pataba. Ayan. Philpos fertilizer. Philpos fertilizer 1620. Ammonium phosphate. Ayan. Saan ka mag-uumpisa? Sa dulo? Yan, tinatanggal na ni Bossing yung tali ng sako. Yan bagay ano? Taling hugot. Bossing, kapag ka baga nagsasabog ng patabay, ano dapat? Mainit ang panahon o maulan? Mainit? Bakit mainit? Para matapon ang pataba. Ah, para hindi matapon yung pataba. Gusto mo yan? Mag-umpisa na po si Bossing magsabog ng pataba. At ito yung itsura ng pataba na sasabog niya. Para mabilis na gumanda ang ating palay, sasabugan na siya ng pataba. Ayan na po si Bossing, mabilis lang siyang umikot. Ayan, mabilis lang siyang umilos, mabilis magsabog ng pataba. At napaka-presko naman ang hangin. Napakalakas ng hangin. Tapos itong isang pitak. Ayan na po ulit si Bossing. Kukuha na ulit ng pataba. May kaunti ka pa doon sasabugan. Bossing, ito bagang lahat na ito, itong nasa isang sako. Lahat ito isasabog natin dito. Ubusin. Thank you.
Ayan, sumikat na naman ang araw. Pero kahit may araw ay maginhawa naman dahil napakalakas ng hangin. Ayan, bali si Bossing po ay nag-umpisa. O, dito siya nagsimulang magsabog ng pataba sa isang pitak na ito. Bali ito ay apat na pitak hanggang dun sa dulo. Parang nagdidilim ang panahon, o maulap. Uulan na naman yata. Ayan, bali sinasaraduhan po ni Bossing yung pilapil para yung tubig ay hindi makalabas. Para hindi matapon yung pataba na isasabog ni Bossing dito sa palayan. Ayan, nandito na po kami sa pinakadulo. At dito ay gubatan na. Sasahan. Sa banda roon po ay sasahan. Malapit na kaming matapos. Ayan, at naguhulip na rin si Bossing noong mga kinain ng kuhol. Yung ibang tanim na palay ay kinain na ng kuhol. At nilalagyan po ulit ni Bossing. Tinataniman niya ng bago. Napakaraming kuhol dito sa palayan. At saka dito sa irrigation. Ayan po. Napakaraming kuhol. Sa ibang lugar daw mahal ang kuhol. Pero dito po sa amin, nagkalat lang ang kuhol. Nakatikim na po ako dati niyan. Balot na balot po ako dahil sobrang init. Nakatikim na po ako dati ng ginataang kuhol nung elementary pa ako. Bali, nagpunta po ako noon sa tiyahin ko. Tapos nagluto po kami ng, yun nga, kuhol, ginataan, na halos nagmamanti-mantika sa gata. Tapos medyo maanghang yung pagkaluto, kaya masarap po. Gaganahan ka talagang kumain. Pero dito po, sa amin, hindi po kami nagluluto ng kuhol. At ayun po si Bossing sa gitna ng palaya, naguhulip. Tinataniman niya yung mga kinain ng kuhol. Tapos na po siyang magsabog ng pataba. At ito, napakarami pong kuhol dito sa gilid ng palayan. Ayan. Ito po yung mga kuhol na patay na. Bala, ito po yung inisprayan ni Bossing. Ayan, napakakapal po. Kung hindi po siya iisprayan at hindi siya mamamatay, ay uubusin niya po yung mga pananim naming palay. Ayan, grabe po kadami. Maraming kain ng kuhol. Parang ikaw na lang din uli ang nagtalok na yan, ay. Ano eh? Kaya po kapag ka nagpupunla sila ng palay ay may pasobra. Dahil nga po yung sobra ay ginagamit nila na panghulip. Buhay magsasaka. Magtanim ay di biro. Ayan guys. At tapos na kami ni Bossing dito. At kukuha kami ng gabi. Dahil magluluto daw kami. Kanina nung nang-aga si Bossing, nagpunta dun sa kanyang sasahan. Pagdating niya ay maraming dalang niyog. At kukuha nga kami ng gabi. Ayun si Bossing. Nauna nang maglakad. Mabilis. Ayan, kumukuha na po si Bossing.
At merong ilang gabi na masasama ang dahon. Gawa siguro ng nag-uulan. Kaya parang natuyo yung dahon niya. Pero may ilan din naman na makukuha. Napupugto. Wala tayong itak na dalay. Tanim mo tumubula ang siya. Ilang maganda sana ito ay kaso'y tuyo ang dahon. Ayan po ang kagandahan dito sa probinsya. Nasa tabi-tabi lang ang mga libreng gulay. Ayan, nauhaw si Bossing. Inom muna ng tubig. Ano siya nilalagay ah? Balutin mo sa sako. Hindi makunan. Kataba. At hugasan muna ni Bossing yung gabi na kinuha namin. Yan, hinuhugasan na at maputik yung pinakang laman niya, yung laman ng gabi. Ayan, baliin mo na Bossing para magkasya din sa ating timba. Ayan, at pauwi na po kami. A few minutes later. Ayan, at nandito na po kami sa bahay. Ayan yung mga anak ko, nagsasagot ng module. At ayan, habang nanonood si Bossing ng TV, ay nililinis na ni Bossing yung gabi na kinuha namin sa palayan para maluto na rin namin. At si Dudots naman ay nagmemeryenda ng pasingaw. Patingin nga, Dudot. Ayan. Napakasarap na pasingaw. Ayan, dati po nagluto kami nito ni Bossing. At yung video po niya, yung link niya, ay ilalagay ko sa description below nitong ating vlog. Hawak, Dudot. Dumato kong laro yung yata. Ako pa ginaro naman. Hindi ko alam. Limot ako. Sakit ako ng limot. Ano, masarap? Ha? Ayan, nakasalang na po ang ating gabi. Meron na po siyang pangalawang gata. Lalagain natin siya doon. Kasabay na ang mga rekado niya. Bawang, luya, paminta, may tanglad, at asin. Ayan, sardinas lang po ang sahog ng ating niluluto. Haluin lang natin at pwede na rin nating idagdag yung kakanggata. O ang tawag namin dito ay liputok. A few minutes later. Ayan po, at luto na ang ating laing. Ang tawag namin dito ay tinuto. Bruno, nauna na si Bruno. Bigyan natin ng ulam, sina. Hala, huwag lalabas. Tamang-tama pala at nakain sila. Tinuto po, tiya. Salamat. Ano ni? Sige po. Tihuya, oh. Kaunting tinuto. Salamat sa tinuto. Ayan, at luto na po ang ating tinuto o ang ating laing. Nagluto na rin ako ng hotdog para kay Dudutski. Meron tayong hipon.
at ito uling tinuto. Ayan. Ready na po ang ating tanghalian. Dodotski! Nakain na tayo! Kain na tayo, guys! Ako to may wow. Ano pag imay mo tayo dito na gino? Imay yun na yan, hotdog. Hindi po namin kasalo ngayon si Milot. Meron po siyang sakit. May dinaramdam. Sa kwarto ko po siya pinakain kanina. Hirapan po maglakad. Wala muna po siyang vlog. Buti na lang po meron siyang mga reserbang video. Sabi may kumakain ka ng tinuto. Mamaya. Mamaya. Lagyan po maubos yung kanin ni Dodot. No. Dapat ay hayaan mo si Dodot maghimay nang matutong maghimay ng hipon. Marunong kang magbalat? Hindi. Kanin ko daw. Ayan, dadamak na si Dodotski. Tubig. Hotdog! Oo, laki. Laka ganun, laka lang kagat. Kain ka pa. Kakarin ka pa. Ipon. Hello, kumusta po kayong lahat? Bago po tayo mag-shout out ay meron lang po sana akong ipapakiusap sa inyo. Kung pwede po ay paki-subscribe niyo po yung YouTube channel ng kapatid kong si White. Ayan, Mr. White. Paki-search niyo lang po sa YouTube ang Mr. White. Marami po siyang kapangalan kaya pakidugsong na rin po yung Mr. White Use GoProMax. Ayan. At sana po mag-enjoy po kayo sa vlog po niya. Ayun lamang po at maraming salamat po. Mag-shoutout na po tayo. Shoutout po
kay Mel Magpantay ng JEDAC ASA at belated happy happy 89th birthday po sa kanyang mother. Kahapon po yung birthday po nung nanay niya, January 8. Belated happy birthday po sa inyo. Sila po ay taga-Bignay to sa Riyaya, Quezon. At shoutout din po kay Ma'am Brenda Ritual at William Ritual. Shoutout din po kay Full Vice at Bebot Vice. At shoutout po kay Ronjo from Canada. Shoutout po kay Alfredo G. Abadiano at advance happy birthday po sa asawa niya sa January 24, watching from Greece. Joey Esparaguera from Tikaw Island, Masbate. Jetjet Pastores from Oman. May Gomez, Gomez family ng Subic. Lito Andres ng Lipa, Batangas. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.